Alright, Elas Vlog. Okay, update tayo mga kaibigan dito kay Pastor Apollo Quebuloy na hanggang ngayon daw ay hindi matagpuan ng kapulisan. Dahil nga ang chismis ngayon ng mga Marites na kumakalat, si Pastor daw ay hindi pahuli ng buhay. Pero ito na tayo. Pero dito tayo, okay? Sa manhunt operation na nagaganap kay Pastor Apollo Quebuloy. Na live na live. O ito na. Ikinasana po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Quebuloy. Ayan mga kaibigan, narinig natin ha. Ikinasana ng kapulisan ng manhunt operation dito kay Pastor Apollo Quebuloy. Ikinasana po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Quebuloy na nahaharap po sa patong-patong na kaso. Tanging si Quebuloy na lang po kasi ang hindi pa sumusuko sa anim na subject ng pong warrant of arrest na inilabas ng isang korte sa Davao City. Detalye ng ulat yan, may live report si Mar Gabriel. Mar? Ito mga kaibigan, live na live sa pagmanhunt kay Pastor Apollo Quebuloy na tiling si Pastor ay matigas, ayaw lumabas. Okay? I'll continue lang sa ating reaction video. Okay? Ano na? Yes, Ali, nagpapatuloy ngayon yung koordinasyon ng otoridad sa mga abogado nitong si Apollo Quebuloy para nga sa kanyang kusang loob na pagsuko. Oras naman daw na mapatunayan na may nagkakalong sa kanya ay maaari din silang maharap sa kaso. Yano? Sinadya ng mga operatiba ng Davao Police, CIDG at National Bureau of Investigation ang resort na ito sa Samal Island na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quebuloy para isilbi ang kanyang warrant of arrest. Pero wala doon si Quebuloy, kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng warrant. Kaninang umaga, nagtungo rin ang otoridad sa Tamayong Prayer Mountain sa Davao City, pero wala rin daw doon si Quebuloy. Una na rin silang nagsilbi ng warrant of arrest sa Kingdom Compound kahapon, kung saan ang administrator at abogado lang ni Quebuloy ang humarap sa kanila. There is a possibility na maaaring wala po siya sa ngayon sa Davao region. But then again, I would like to take this opportunity nga na manawagan kay Pastor at sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga supporters at pati na rin po sa kanilang mga abogado na ito naman po ay ang mga warrants of arrest po na ito, inisyo naman po ng ating korte ay bigyan po natin ito ng respeto at sana nga po through the intercession po ng kanyang abogado ay hakapin na lamang po niya ito. Anyway, bailable naman po itong mga kaso po na ito. Dalawang... Yun ang problema dito mga kaibigan. Paano nga si Pastor ay kung wala ng respeto sa batas ng Pilipinas, okay? Kasi nga, masasabi mo, matatawag mo talagang yung walang respeto kasi nga ayaw lumabas, ayaw magpakita, ha? Kasi nga, di ba, pag ikaw ay ordinaryong mamamayan, pinatawag ka sa barangay ng isang kapitan, dapat na pumunta ka. Yan ang masunurin sa batas. Pag ikaw ay pinatawag ng mayor, dahil nga kay paloko-loko sa inyong bayan, pinatawag ka ng mayor ay dapat pumunta ka. Ngayon nga ito si pastor, pinatawag sa senado. Okay, senado na mga kaibigan, ayaw pa rin lumabas. Kaya itong si pastor ay ayaw na sumunod siguro sa batas ng Pilipinas. Kaya ayaw niya lumabas. Nako, ay dalawang kaso na oh. Ano kay kaso ito? No, dalawa na ang iniaan kay pastor kay siguro ayaw lalong lumabas nito. Dati isa lang eh. Okay, reaction video natin ha. Continue lang ha. 100,000 pisong itinakdang piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Nakoy, dalawa nga. Hindi kayo nga pala talaga ayaw lumabas. Pero napansin ko lang mga kaibigan, yung piyansa, maliit lang. Okay, kaya ito na pastor. Pastor, lumabas ka na. Okay? Yung piyansa niya, piyansahan mo na kasi nga eh, maliit lang yan. Barya lang yan sa iyo. Milyonaryo ito eh. Oh. Magkano lang ito? Piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Kahapon, una nang sumuko at naghain ng piyansa ang tatlo sa mga kapwa-akusado ni Quebuloy. Kaninang umaga, kusang loob na rin sumuko ang dalawa pang akusado na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Umaasa ang otoridad na kusang loob din na susuko si Quebuloy. Hopefully, sana nga, today, tomorrow. Yan mga kaibigan, nagsasalita is General Alden Delbo, okay, Director Police Regional Office 11. Ayan na, puro general na, nag-aanap kay Pastor. Pero, lulutang si
Pastor Ibuloy to face these charges kasi ang mga taong nakasama niya dito sa warrant na ito, yung lima ay all accounted for na. Siya na lang ang hindi pa. Alam natin marami pong sumusuporta sa kanya and we are hoping and praying na cooler heads will prevail para po hindi po tayo humantong po na magkagulo po ang sa parte po ng mga police o other law enforcement agencies po na mag-i-implement po nitong wakan sa pares po. Eh, paano madam kung halimbawang may nagkukumble kay pastor, halimbawa may nagtatago, okay? May taong tinatago siya, paano yon? Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng binuong tracker teams para tugisin si Kibuloy na pinaniniwala ang hindi pa nakakalabas ng bansa. Tuloy din ang koordinasyon nila sa mga abogado para kumbinsihin ito na harapin ang kanyang mga kaso. May babala naman ang PNP sa mga posibleng nagkakanlong kay Kibuloy. Ayun na nga, sabi ko, okay? Yung possible na nagkakanlong, paano yan? Ayun na nga, PNP nga mga kaibigan, nagbabala na ha? We want to appeal for those taking care kaya nagkakanlong po o nag-accommodate po kay Pastor Kibuloy. Ang pinagkaiba po nito sa warrant sa pares na inisyo po ng Senate ay maaari po kayong maharap sa kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapaila ng kaso po harboring a wanted persons po. Ayun naman pala. Ibig sabihin, pag tinatago mo si pastor ay pwede mo, pwede rin makasuhan. Ay, ang problema ay kung si X ang tumatago dyan. Best friend niya yan eh. Paano yan, madam? Makakasuhan rin ba yon? Ay nako, magulo ito mga kaibigan ha, kasi nga ay balibalita dito, talagang si pastor ayaw talagang lumabas. Ha? Bahala kayo, hulihin nyo ako, hanapin nyo ako, ganun eh. Si pastor eh mayroon pang pabuya yan eh, na 1,000. Ha? May paano siya, kung sino magkakahanap sa kanya ay bibigyan ko kayo ng 1,000. Nako, ngayon nahanap ka na ng mga pulis, pastor, sigurado ka na. Ang problema, si pastor... Ay baka wala sa Dabao, yun lang. Yun lemeng. Ha? Continue lang, oh. Continue lang. Ha? Samantala, ayon kay General Delbo. Yeah, mga general na mga kaibigan, naghanap kay pastor ha, mga general na. Pag-ugnayan na sa kanila, ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa paghahain ng arrest order laban kay Kibuloy. Ano mang araw ay darating daw sila sa Dabao. Mayroong gray area na rin dyan, but I'm not a lawyer to speak freely on that, the lawyers. You know, to talk about it. Basta kami, kung pupunta dito ang Office of the Sergeant at Arms, armed with that arrest order, we will be more than willing to assist them. Ayan mga kaibigan, sino yun? General ano to? Bata pa. PB General Alden Delbo, Director Police Regional Office 11. Tagang hinahanap na si Pastor, ah. Bata pa ito, naging general na. Ibang klase talaga mga kaibigan ha, continue lang. Arrest order, we will be more than willing to assist them. Ali, tiniyak naman ng Davao Police na hindi nila bibigyan ng special treatment itong si Apollo Kibuloy. Nangako rin sila sa mga tagasunod at mga tagasuporta nito na poprotektahan nila yung kanya mga karapatang pantao. Ayan mga kaibigan, maliwanag dito na manhunt operation kay Pastor Apollo Kibuloy ay kasado na or kinakasana hanggang ngayon ay nanatiling si Pastor ay nawawala siyang himala. Hindi matagpuan, yun ang ibig ko sabihin. Si Pastor ay nanatiling matigas. Ayaw lumabas. Alright, mga kaibigan, anong masasabi nyo dito sa manhunt operation na nagaganap kay Pastor Apollo Kibuloy? Kayo nung bahala mag-comment. Comment lang. Okay, reaction video lang ito. Nuulit ko, per-use lang tayo. Per-review, per-reaction, per na per about dito kay Pastor. Pastor, lumabas ka na. Maawa ka sa kapulisan. Kasi nga ay hirap na sila na babatikos ng sambayanan. Oh, kasi nga marami ang lumalabas. Ay baka ayaw arestuhin or tinago lang, baka natatakot, ganun-ganon. Siyempre, ang mga kapulisan naman ginagawa nila ang lahat. Siyempre, may mga marites na negative ang sinasabi. Kaya pastor, lumabas ka na. Okay, hanggang dito na lang. Subscribe my channel, don't forget comment. Bye-bye, thank you.